Gandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Nandito ulit tayo sa Wiltech, Santa Cruz, Lubao, Pampanga para dito sa bagong kulay ng MIUI 125S. Itong nakikita natin sa likod, matte blue, no? Pero napakaganda ng pagka-matte niya pagka tinamaan ng sinag ng araw. Ang ganda, personal. So, abangan natin 'to. Ikutan natin at alamin din natin yung cash and installment. Pero bago yan, ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sulit yung videos. Then patuloy nyo ako i-follow sa aking Facebook page na Noxky Vlog. God bless po! Noxky Vlog! Ito yung bagong-bagong nilabas na naman ng MIUI 125S version ngayong 2023, itong gantong kulay, no? Kasi nung nakaraan na S version ito, matte black siya, 2022 model ng MIUI 125S version. Ayan, ito naman yung decals niya dito. Kagandahan yung MIUI niya, emblem na kulay black. Tapos I125S. Sa design ng kanyang decals, halos same pa rin naman nung sa 2022. Nagkaiba lang sa kulay, no? Ayan, no? Yung design niya na pa ganito. Then, ito naman yung 2022 model. Ganon din naman yung kulay niya. Ay, yung decals niya, pareho lang na may pa-curve na ganyan. Then, yung Yamaha. Dahil matte black to, hindi siya halata, no? Ayan. Compared mo dito, na kitang-kita yung decals na black na may stripe, tapos yung Yamaha, tsaka yung decals naman niya na mas light blue pa ng kulay, no? Ayan. So sa mga specs, halos same din naman nung sa 2022 version. Ito ay naka air cooled pa rin, hindi pa naka tubeless yung kanyang mga gulong. Ito yung medyo hindi pa na upgrade sa MIUI 125, no? Dapat i-upgrade na nila ito into tubeless para mas magustuhan ng mga consumer. Pagdating naman dito sa panel, makita natin, ito yung sa S version, maganda yung kulay ng kanyang panel kahit analog. Ayan, may blue siya dito, yung kulay niya. Tapos sa gitna may blue din, then yung white, ito yung kanyang pinaka arrow dito, pinaka speedometer niya, no? Tapos yung odometer, ito naman. Then meron din siyang fuel gauge. Tapos yung logo ng Yamaha dito sa loob. So ayan yung kanyang design. Tapos high and low niya ito. Turn signal light, busina. Then dito naman yung stop and start system. Tsaka yung electric starter. Ayan yan. Tapos sa ignition, maganda yung ano ito dahil meron din siyang shutter lock. Ayan, pwede nating malalak na ganito para hindi ma dukot ng mga bata, no? May malilikot ang kamay na bata. Ganda rin mga kapatid yung kanyang ignition kit. Tapos meron din siyang helmet hook tsaka dalawang pocket. Same naman halos din sa MIUI 125 na standard, no? Dito, ganun din. Parehong-pareho sila ng footboard o yung gulay board niya. Then dito, may pagkakaiba sila, no? Yung latest na lumabas ngayon, ito. Bale, 2-tone na yung kanyang upuan. Makikita man natin, meron siyang kulay gray dito, tapos dito black. Tapos makikita na natin yung
kahi niya na kulay white. Yan, makikita natin. Ang ganda. No? Looks premium na rin yung formahan ng upuan itong latest version. No? Tapos malambot din yung kanyang foam. No? Ayan. Tapos dito naman sa grab bar, glossy black siya. Ayan. Then sa taillight, so ganun pa rin. Hindi naman siya LED. Halogen bulb pa rin, pero naka-smoke lens mga kapatid yung kanyang salamin dito. Then meron din siyang reflectorized dito, tsaka yung fender niya same pa rin naman nung sa previous model, no. Tapos single shock pa rin, then drum brake yung kanyang preno sa likod, then hindi nawawala yung kanyang kickstarter. Then meron din itong side stand kill switch mga kapatid, yan. For safety sa mga riders na laging nakalimutan na itaas yung side stand. So ayan, safety features ng mga motor ngayon. Then meron din siyang syempre sa OBR angkasan. So ayan, napiprip din yan. Then alloy. Then ito nga yung nakita natin kanina, yung pinakamiyo niya, maganda dahil emblem na kulay black. Tapos ang ganda nung kanyang decals, saka yung paint job, no? Napakaganda dito. Parang makintab pa rin pag tinignan mo sa malayo. Ayan. Then dito, hindi nawawala yung design niya na to na parang carbon finish. Then dito naman sa harap, so same pa rin naman nung previous model. Naka-halogen bulb pa rin yung headlight, pati yung signal light, no? Sana in a future gawin ng LED ito dahil napaka kumbaga convenient kung LED, dahil tipid sa battery kapag naka-LED, hindi siya mainit, no? Yung salamin hindi masyadong iinit dahil yung mga halogen bulb mainit po yan, pero malakas ang buga ng ilaw. Pero kung sa patipira ng consumer ng battery, mas tatagal kung LED na yung mga ilaw nito. Pwede naman natin palitan ng LED pati yung mga signal light, no? Then sa fender niya, ayan, maganda rin, no? Very sporty ang dating. Then flexible din yung kanyang plastic. Then dito sa harap ay naka disc brake. Ayan yung kanyang design, naka mugs. Then kung gusto nyo pa tubeless, pwede na rin po itong stock tires niya. Ayan, naka telescopic fork na kulay black. Then single pot caliper sa unahan. Then dito naman sa kanyang compartment, halos same ng laki sa MIUI 125 na standard. Tapos andito rin yung kanyang battery sa loob ng compartment. Ayan, makikita natin dito. So safety na rin compared mo sa iba na nasa baba yung battery, no? Yun, marami ka na rin mailalagay dito yung mga gamit mo, personal na belongings. Po sa kanyang fuel tank capacity, 4.9 liters po yung kanyang gas capacity. Yan po. So sa mga gustong mag-avail nitong motor na to, ito, meron yung available ngayon sa Wiltech Santa Cruz, Dubao, Pampanga. So ayan, yung maikling review lang natin dito, no? Ipa-flash ko na lang yung kanyang price and installment sa screen para sa mga gustong mag-avail. Tapos sa mga naghahanap pa ng ibang klaseng motor, meron sila dito. Ang daming mga motor nila dito. Smash, TBS, then Mio Gear, Mio Sporty, dalawang klase yan. Ayan, no? Tapos Honda Click 125 version 3 meron, Honda TMX 125, Honda Beat, Honda CRF 150, PCX, NMAX meron. Yan, Sniper, Honda Airblade meron, Raider meron, no? Kawasaki Barako meron din sila, tsaka yung Avenis, tsaka yung Suzuki Sporty. Yan. Tapos mga second hand, marami din sila dito. So punta na kayo hanggat may mga promo pa sila. Yung kagaya yung pinakita ko noong nakaraan, ayan, no, meron silang 2.5, down payment, 1.5, 5,500 sa Honda Click. Tapos meron din silang piso down payment, no? Yung nakalagay sa kanilang banner. So dito lang yan sa Santa Cruz, Dubao, Pampanga. Punta na kayo. Maraming salamat po ulit. God bless po sa ating lahat.